At sila na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin, alalaong baga, sila na nagtatakwil ng araw ng muling pagkabuhay at ng buhay sa kabilang buhay, ay nagsasabi, bakit kaya ang maanghel ay hindi pinanawag sa amin? O bakit kaya hindi namin namamasdan ang aming Panginoon? Katotohanang sila ay naging mapagmataas sa kanilang sarili at naging pusong walang galang na nagtaglay ang malaking kapalaluan. Sa araw na kanilang mamamalas ang maanghel, walang masayang balita ang ihati doon sa mujerimun, mga kriminal, pagano, makasalanan, sa araw na iyon. At sila ang maanghel ay magsasabi, ang lahat ng magagandang balita ay pinagbabawal sa inyo. At itatambad namin sa kanila sa mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, ang anumang kanilang ginawa. At gagawin namin ang mga gawain niyaon na tulad ng alikabok na kumalat, alalaong baga, walang kabuluhan. Ang mga maninirahan sa paraiso, alalaong baga, sila na nararapat pagkalooban nito dahilan sa kanilang pananalig kay Allah at sa kanilang mga kabutihan ay magkakaroon sa araw na iyon ng mabuting pananahanan at mainam na pagpapahingalayan at alalahanin ang araw na ang langit ay mabibiyak na nakabukas at doon ay lalabas ang mga ulap at ang mga anghel ay pabababain sa maringal na pagpanaog. Ang kapamahalaan sa araw na iyon ay ang tunay na nagtatangi lamang sa pinakamahabagin na si Allah at ito ay magiging mahirap na araw sa mga hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang zalim, buhong, buktot, pagano ay kakagat sa kanyang mga kamay nang may kapighatian at siya ay magsasabi, o sana ay tumuntong ako sa landas ng sugo na si Muhammad. Ah, kasawian sa akin. Sana, kahit na kailan, ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Katotohanan siya ang umakay sa akin na mapaligaw sa paalaala ang Quran. Matapos na ito ay dumatal sa akin. At si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. At ang sugo na si Muhammad ay magsasabi, o aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay lumayo o umiwan dito sa Quran. Sila ay hindi nakinig dito at hindi rin gumawa ng ayon sa mga batas at pag-uutos nito. Kahit ginawa namin sa bawat propeta ang isang kaaway, sa lipon ng mujerimun, mga buhong, buktot, pagano, datapot sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapamatnubay at tagapagtangkilik. Bakit kaya ang Quran ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at minsanan lamang, kahit ito nga ay ginawang gayon na ipinanaog ng bahabahagi upang aming mapatibay ang iyong puso at ito ay pinahayag namin sa inyo ng unti-unti sa maraming antas. Ito ay pinahayag sa propeta sa loob ng 23 taon. At walang anumang paghahambing ang kanilang maitatanghal sa iyo. Alalaong baga, argumento, maliban na aming dalhin sa iyo ang katotohanan laban sa gayong paghahambing o argumento. At ng pinakamainam na paliwanag, sila natitipunin sa impyerno na nakasubsob sa kanilang mukha. Sila ang malalagay sa napakasamang lugar at naligaw ng malayo sa matuwid na landas. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan, ang Tura o ang mga batas. At ginawa namin ang kanyang kapatid na si Harun bilang kanyang katuwang. At kami ay nagwika, kayo ay kapwa pumaroon sa mga tao na nagsipagtakwil ng aming ayat o mga katibayan, talata, tanda o aral. At pagkatapos na sila ay tumanggi sa patnubay, ay aming winasak sila ng matinding pagkawasak. At ang pamayanan ng mga tao ni Noah, nang sila ay magtakwil sa mga sugo, aming nilunod sila at sila ay ginawa namin na isang tanda para sa sangkatauhan at inihanda namin ang isang kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At gayon din ay aming winasak ang Aad, mga tao ni Propeta Hud, at ang Thamud, mga tao ni Propeta Saleh, at ang mga nagsisipanahan sa Arras, alalaong baga, ang Balon o Sodom,
o ang mga tao ni Propeta Shu'aib at marami pang salit-saling lahi sa kanilang pagitan. At sa bawat isa sa kanila ay tinambad namin ang mga katibayan at aral, ngunit sila ay nagtakwil dito at ang bawat isa sa kanila ay aming inihantong sa ganap na pagkawasak dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at gawaing masasama. At katotohanang sila ay nagdaan sa bayan ni Propeta Lot, ang Sodom, kung saan umulan ng masamang ulan ng bato. Hindi baga nakikita ito ng mga walang pananampalataya, datapot sila ay sanay na hindi umaasa sa anumang muling pagkabuhay. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang nakikita, ikaw ay kanilang itinuturing lamang bilang isang katatawanan na nagsasabi, ito baga siya na isinugo ni Allah bilang isang sugo. Halos malapit na niyang nailihis tayo sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matiyaga at matiin sa ating pagsamba sa kanila. At kung makita na nila ang kaparusahan, kanilang mapag-aalaman kung sino ang higit na napaliga sa tamang landas. Namamalas mo ba, O Muhammad, siya na nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay may pananagutan para sa kanya? O ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop o bakahan, datapot sila ay higit na napaligaw sa landas. Alalaong baga, sila ay higit pang masahol kaysa mga hayop. Hindi mo ba napagmamasdan kung paano inilatag ng iyong Panginoon ang anino o lihim? Kung kanyang ninais, magagawa niya ito na hindi tumitinag. At matapos ay ginawa namin ang araw na maging gabay nito. Alalaong baga, pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang anino o lihim ay sumisiksik at naglalaho sa tanghaling tapat. At muli, ito ay lilitaw kung kumikiling na ang araw. At kung wala ang liwanag ng araw, ay hindi magkakaroon ng anino o lilim. At pagkatapos, ay kinukubli namin ito sa unting-unting na kalingid. At siya ang lumikha para sa inyo ng gabi bilang inyong panganlong at ng pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa niya ang araw o maghapon bilang isang muling pagbangon sa umaga at pagtungo natin dito at doon para sa pang-araw-araw na gawain pagkatapos ng pagtulog sa gabi o di kaya ay katulad ng muling pagkabuhay o paggising sa umaga matapos ang kamatayan o pagtulog sa gabi. At siya ang nagsusugo ng hangin bilang tagapaghatid ng masayang balita na tumutungo sa harapan ng kanyang habag ang ulan at nagpapamalisbis kami ng dalisay na tubig mula sa alapap upang magbigay buhay kami rito sa tigang na lupa at mabigyan namin ng inumin ang mga hayop at mga tao na aming nilikha. At katotohanang aming ipinamahagi ang ulan sa kanila upang nang sa gayon ay makaalaala sila sa biyaya ni Allah. Datapot ang karamihan sa mga tao ay tumatanggi at walang tinatanggap kung hindi ang kawalan ng pananalig o walang utang na loob ng pasasalamat. At kung aming ninais, makapagpapadala kami ng tagapagbabala sa bawat bayan. Kahit huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at magsikay kayo laban sa kanila sa pamamagitan nito. Alalaong baga ang Quran ng isang dakilang pagsisikhay. At siya na nagtalaga na maging malaya ang dalawang dagat o dalawang uri ng tubig, ang isa ay naiinom at manamis na